They are becoming unreasonable. Naku, pagka po nakita natin yung taong maingitin, di ba, nawawala po sa katwiran, mga kapatid. Siguro, ang isang masasabi po natin na magandang halimbawa po dyan, eh yung pong pamilya po, yung mga kapatid po ni Joseph. Di ba, na nung sila po ay nainggit, wala na. Hindi na nila naisip na kapatid po nila yung kinaiinggitan nila. Okay? Nagiging unreasonable po ang isang tao. Kaya to the point na maninira pa po yan. Di po ba? Minsan, yun ang ating pinaka nakikitang magandang remedyo sa inggit natin. Siraan natin yung kinaiinggitan natin. Di ba? Gawa natin ng ano, ikasisira niya. O kaya para naman, gusto nating hatakin pababa. Alam niyo yun, yung crab mentality. Yung kapag kami umaangat, 'di ba? Ang gusto mo dapat higit ka o kaya hindi po pwedeng sila lang 'yon. Hahatakin mo 'yan pababa. Crab mentality po ang tawag doon. So nagiging unreasonable po mga kapatid and unkind. They are becoming unkind mga kapatid. 'Di ba? So parang alam niyo po 'yon, hindi po tayo nagiging makatwiran, tapos ang tendency po hindi na tayo nagiging mabuti kapag ka tayo po ay mainggitin. Kaya sana mga kapatid, medyo yun po yung iwasan po natin. Don't get used of being envious. Diba? Ito yung mga kararatnan mo. Ibig sabihin po, ito yung magiging bunga nito sa iyo. Ito yung kalalabasan sa buhay ng isang taong mainggitin. Magiging mahina, malungkutin, mawawala sa katwiran, magiging masama, hindi magiging mabuti, mga kapatid. And then, they are becoming unuseful. Diba? Useless. Na, yun yung problema, mga kapatid. Hindi ka magiging kagamit-gamit kapag ka ikaw ay envious. Diba? So, kaya, mga kapatid, habang nakikinig po tayo, tingnan po natin, nako, hindi ka pakikinabangan. Maniwala ka. Kasi, ninanakaw na eh. Ninanakaw na yung attention mo eh. Nung nakikita mo kaginawahan ng iba, and then nilulumpo ka nito eh. Pinapangihina ka nito. Ginugulo nito. Isip mo, ginugulo nito. Kalooban mo, pati ugali mo, sinisira nito eh. Di po ba? So, yun po. Iwasan po natin, mga kapatid. Di ba? At isa pa, they are becoming ungrateful. They are becoming ungrateful, mga minamahal. Hindi po nyo makikitang thankful ang isang tao na envious. Kasi paano siya magpapasalamat? Diba? Ang pakiramdam niya, yung wala siya, diba? Yun ang nakikita niya, kung ano yung meron yung iba. Alam nyo po mga kapatid, let us appreciate kung ano po yung meron ng iba. Pero don't forget to appreciate too kung ano yung meron ka. Diba? Kasi ang buhay naman natin malinaw po eh. Hindi lahat ng meron ka, meron ang ibang tao. Pero hindi naman po pwedeng lahat ng meron ng ibang tao, kailangan meron ka din. Nakukuha nyo po, very practical po itong gabing ito sa ating pong pag-aaral. Pero tinitiyak ko po, kailangan nating matutunan ito. Kailangan nating somehow magsuri po ng ating sarili, mga kapatid. Pag ang isang tao po ay envious, nagiging ungrateful po, mga kapatid. Kasi ang pakiramdam mo, 'di ba? Wala ka nung meron sila eh. Paano ko magpapasalamat, 'di po ba? Parang iyon po yung idea. Mga kapatid, and I can say, pagka ang isang tao po envious, siya po ay nagiging unreliable. So, isa-isahin po natin, ho. So, they are becoming unhealthy, unhappy, unreasonable, unkind, unuseful, ungrateful, and unreliable. Siyempre, kapag yung tao naiinggit, mahirap ng panghawakan po eh. Mahirap ng paniwalaan. So, ibig sabihin po, yung pong sincerity, maku-question mo eh. Di po ba? Dahil nga po, ang takbo. Kaya ko po, diretsyong sinabi na po sa inyo, kasi una, napakadali naman pong maintindihan. Pangalawa po, napakadaling makarelate. Di po ba? At ito po, mga kapatid, hindi basta maitatanggi. Tingnan nyo po, ho, subukan nyo po, isipin nyo pong mabuti. Okay? Sang-ayon ba kayo? Na kapag ka ang tao po mainggitin, nakakahina sa kanya. Tama po? Nakakasama sa kanya. Sa usapang kaisipan, sa usapang kalooban, sa usapang kalusugan. So, ito po mga kapatid. Pati sa kanyang, sa usapang kaugnayan, di po ba?
So, usapang kaisipan, kalooban, di ba, kalusugan at kaugnayan, maging sa pakikitungo sa iba. Kaya ang nangyayari po, ikaw mismo malungkot, hindi ka nagiging masaya. Kaya nga sana, ang piliin po natin, ha, rejoice with them that do rejoice. Kapag ka meron pong pinagpala, mga kapatid, eh, matuto po tayong makisaya sa kanila pong pagpapala. Hindi po ang tama, kainggitan sila. Kasi kapag ka po kinainggitan mo yung may pagpapala, lulungkot ang buhay mo. Diba? So, kung samantalang kung pipiliin po natin na tayo po'y maging masaya sa pagpapala ng iba, aba, magiging masayahin ka. Dahil ang daming mga tao sa paligid mo may pagpapala. So, kung ang magiging ugali mo maging masaya sa pagpapala ng iba, so sa madaling salita, nagiging susi ng kasigayahan mo na pinagpapala yung mga tao sa paligid mo. Lalo na kung magkakapatid tayo sa Panginoon. Lalo na kung mga magkakasama tayo sa church. Hindi tama yung inggitan, mga kapatid. Alam niyo po, ang Diyos natin na mabuti sa lahat, nagdisenyo ng pagpapala sa isa't isa. Diba? You should learn that. You should realize that. Ha? You should acknowledge ito pong bagay na ito na sa totoo lang po, iba't ibang tao, may iba't ibang disenyo ang Panginoon, may kanikanyang pagpapala, may kanya-kanyang kawalan, may kanya-kanyang kasaganaan, may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang kalakasan, may kanya-kanyang kalagayan. Mga kapatid, kaya dapat po sa usaping buhay natin, iwasan po natin, ang kailangan po natin, sound heart, mga kapatid. A heart that is free from envy. Yeah. Maganda rin palang title yun, free, di ba? Free from envy. Yun tayo po ay walang ano, walang problema sa inggit. So pagka ganun, pagka, di ba? Pagka tayo po ay free from envy, ang sabi nito, a sound heart is life of the flesh, is the life of the flesh. Ibig sabihin, healthy po yun. Di ba? Kagalakan po yun. Yung isang tao pong hindi mainggitin, kabaliktaran nito. Yung isang tao po na hindi mainggitin, sigurado po, malusog po yan. Ha? Walang nakaka-apekto sa kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat hindi siya apektado ng kung ano yung meron ng iba. Amen? Mm-hmm. Eh, yung pong mga mainggitin minsan, nagkakautang-utang pa yan eh. Kasi nakita mo yung kapitbahay, meron ganun. Aba, ha? Dapat meron din tayo ng ganun. Okay? So, yung kapatid natin, o kaya yung kapwa natin, nakita natin, may magandang cellphone, kahit wala ka namang ganong kakayan, pipilitin mong magkaroon ng ganong cellphone, nagkaroon ng ganong sasakyan, pipilitin mong magkaroon ng ganong sasakyan. Alam nyo po, nakakapagod po yan. Mentally speaking, unhealthy po yan. Emotionally speaking, unhealthy po yan, mga kapatid. Physically speaking, unhealthy po yan. So mga kapatid, yan po ang rason kung bakit inilit ang naku ng Panginoon upang ito po ang ibahagi sa inyo ngayong gabi.